Magandang araw po sa lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ben. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking OJT experience sa isang hotel sa Santa Rosa, Laguna. Ito po ay papunta sa Nuvali. Ako po ay na-assign sa kitchen. Madami nga po talaga akong natutunan sa mga chef ng naturang hotel. Sa paglipas nga po ng mga araw, unti-unti na rin akong natututo, lalong-lalo na sa kung anong ginagawa kapag umaga yung shift mo. Siyempre nandyan yung maggagayat ka ng mga prutas, itlog, fried rice at iba pa. Ako po yung palagi nag-prepare ng mga fruits para sa aming guest. November 1 po iyon. Hindi ako umuwi sa amin kahit araw na mga patay. Nasa isipan ko po kasi na parang sayang ang pamasahe ko at sayang din yung oras na kung iuuwi ko lamang at wala din naman akong gagawin sa bahay, eh dapat i-OJT ko na lang. So yun na nga po ang nangyari. Tanging ako ang nag-duty bilang OJT at kasama ko yung chef ng hotel. Bali dalawa lamang po kami nung time na iyon. Dito na po nangyari yung hindi ko malilimutang karanasan. Tuloy lamang po sa pagluluto si chef ng mga oras na iyon sapagkat may mga customers din. Okay naman po siya, pero nang bigla pong malaglag sa sahig yung hiniwa kong isang pirasong pakwan, agad ko po itong kinuha, subalit pagtingin ko, tatlong paa ang nakita ko. Paa ko, tapos paa ng bata na sawari ko ay 7 years old pa lamang. Gayun na lamang talaga ang sindak ko ng sandaling iyon kung kaya't iginala kong muli ang aking paningin sa buong kusina, pero kaming dalawa lamang talaga ni chef ang naroroon. Kabado man, pero pinipilit ko na magpatay mali siya dahil ayokong gumawa ng issue kaugnay ng hotel at nag-OJT pa lamang ako nung oras na iyon. Baka yun pa ang maging sanhi para maging void ang aking oras ng OJT. Makalipas lamang ang ilang minuto, dito nga't may naririnig akong kumakatok sa back door ng kitchen. Ang sabi ko kay chef, ako na ang magbubukas. Ako rin kasi yung malapit sa pinto. Katok lamang iyon ng katok, subalit pagbukas ko, doon na naman ako biglang natakot dahil wala pong tao sa labas. Tumindig lahat ng mga balbon ko sa katawan at dali-dali na po akong tumakbo malapit kay chef. Ang sabi niya, sino yung kumakatok doon? Subalit nanginginig ako sa pagsabing, chef, wala pong tao eh. Doon ko na napag-alaman ang kwento tungkol sa kitchen namin. Yung matandang kumakatok, maaaring siya daw yung namatay na may-ari ng hotel. Sa kwento ni chef, binaril daw doon mismo sa backdoor ng kitchen namin at paulit-ulit daw siyang pinagbabaril hanggang sa matiyak na patay yung dating may-ari. Hindi na daw lingid sa kaalaman ng lahat ng mga nagjo-duty sa kitchen na tuwing sumasapit ang November 1, partikular ang madaling araw, ay meron talagang kumakatok. Pero nagulat na lamang ako kung bakit wala pang madaling araw, ay nagparamdam na siya ng pagkatok. Sabi naman ni chef, maaaring wini-welcome lamang daw niya ako sa lugar nila. Hanggang sa nabanggit ko na rin kay chef yung paa ng bata. Ayon naman sa kanya, aware naman daw lahat ng staff ni chef na meron talagang batang umiikot at parang naglalaro lamang sa kitchen. Pero ang idinetalye lamang po niya sa akin, eh maaaring ito daw ay anak ng customer. Nalaglag daw yun doon sa parang elevator na mga pagkain at for sure alam na po yun ng mga nagtatrabaho sa hotel. Yung elevator kasi na iyon ay ginagamit para mabilis na mapadala sa itaas ng building yung mga pagkaing ino-order nila. Aksidente daw na nakapasok yung bata sa room na iyon tapos nalaglag siya doon sa maliit na elevator. At dun nga po siya agarang namatay sapagkat nauna daw ang ulo ng kawawang bata.
Tanong ko naman kay Chef, bakit walang nakakaisip na ipabendisyon ng hotel, lalong-lalo na ang kitchen area? Nagawa naman na daw yon, sabi ni Chef. Kaso hindi daw talaga nawawala yung mga nagpaparamdam doon, lalo kapag sumasapit ang 1 ng Nobyembre. Doon lamang daw sila nagpaparamdam at nagpapakita, lalo kapag sumasapit ang 5 na madaling araw. Natatakot po talaga ako kapag iniisip ko hanggang ngayon na itinatype ko po ito at isasubmit sa inyo. Doon ko po tuloy na pag-isipan. Bukas ba yung third eye ko? Lalo at nakita ko talaga yung paa ng bata na nasa kitchen noong mga sandaling iyon. At inyong napakinggan ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel. Kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.